araw mga bata, ang ating asignatura ngayon ay edukasyon sa pagpapakatao sa grade 2. Ating tatalakayin ang pagkilala sa mga karapatang tinatamasa. Milk-based ito na nagsasaad ng pagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa anumang karapatang tinatamasa. Sa araling ito, inaasahang malalaman mo ang iba't ibang bagay na binibigay sa iyo ng iyong pamilya bilang iyong karapatan at makakapagpakita ka ng kasiyahan sa mga karapatang ito. Ang ating paksang aralin, pagkilala sa mga karapatang tinatamasa. Naisip mo na ba kung bakit ka inaalagaan at pinag-aaral ng iyong nanay at tatay? Bakit kanila tinuturuan ang magagandang asal, pinapakain at binibilhan ng damit at laruan? Maraming bagay ang binibigay sa iyo ng iyong pamilya dahil ito ay iyong karapatan. Tingnan mo ang mga larawan sa ibaba. Anong mga nakikita mo? Ang mga ito ba ay nagpapakita ng mga karapatan ng mga bata? Ang tawag sa mga bagay na ibinibigay sa bawat bata sa mga larawan sa itaas ay karapatan. Alam mo ba na ang isang batang katulad mo ay may mga karapatan? Ang mga ito ay binibigay sa iyo upang ikaw ay mabuhay ng masaya, malaya at maayos sa mundo. At dahil ikaw ay mahalaga, marami sa mga karapatan ito ay naranasan mo na ngayon. Gawain sa pagkatuto bilang 1. Sa tulong ng mga larawan sa itaas, kumpletuhin mo ang mga salita sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Suriin at basahin. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5. At number 6. Kaya mo bang sagutin ang mga sumusunod na karapatan? Ito ba ay tinatamasa mo? Sige nga, tingnan natin. Number 1. Ano kaya ito? Inyong ang basahin? Oo, ito ay karapatang makapag-aral. Number 2. Tama, ito ay karapatang mabuhay ng maayos at masaya. Number 3. Karapatang umunlad. Number 4. Karapatang maprotektahan. Number 5. Karapatang makapaglaro at makapaglibang. Number 6. Karapatang magkaroon ng buo at masayang pamilya. Tinatamasa mo ba ang mga ito? Masaya ka ba at naranasan mo ang mga ito? Ilan lamang ang mga iyan sa iyong mga karapatan. Maswerte ka dahil ginagawa ng iyong pamilya ang lahat upang matamasa mo ang iyong mga karapatan. Ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral at matuto.
mabuhay ng maayos at masaya, umulat sa maraming bagay, protektahan sa lahat ng bagay na maaaring makasakit sa iyo. Binibigyan ka rin nila ng kalayaan na makapaglaro at makapaglibang kasama ang iyong mga kaibigan at maipahayag ang iyong saloobin sa magalang at maayos na paraan. Basahin mo ang mga salita sa kantang Bawat Bata na inawit ng Apo Hiking Society. Ano ang palagay mo ibig sabihin ng kanta? Bawat Bata mula sa Apo Hiking Society. Bawat bata. Ang bawat bata sa ating mundo ay may mga pangalan, may karapatan. Tumatanda, ngunit bata pa rin ang bawat tao sa ating mundo. Hayaan mo maglaro ang bata sa araw. Kapag umulan na may, magtatampisaw. Mahirap man o may kaya, maputi kayo mangki. At kahit anong mang uri ka pa, sayo ang mundo pag bata ka. Bawat nilikha sa mundo'y minamahal ng Panginoon. Ang bawat bata'y may pangalan, may karapatan sa ating mundo. Hayaan mo bigyan na lang ng pagmamahal, katulad ng sinadya ng may kapal. Mahirap man o may kaya, maputi kayo manggi. At kahit anumang uri ka pa, sayo ang mundo pagbata ka. Gusto niyo bang marinig ang kantang ito? Sige at inyong sabayan. Mga bata, handa na ba kayo? Ating pakinggan at sabayan ang awiting ito. Kaya ganda ng kanta, diba? Mahalagang malaman mo na bawat isa sa atin ay may karapatan na dapat nating tinatamasa. Anong nararamdaman mo ngayon alam mo na ang iyong mga karapatan? Masaya ka ba? Para mas maintindihan mo kung gaano kaganda ang mga karapatang ito, narito ang ilan pa sa mga karapatang binibigay sa iyo ng iyong pamilya. Sampung karapatan ng bawat batang Pilipino.
karapatang maisilang at magkaroon ng pangalan. Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga. Karapatang mabigyan ng sapat na edukasyon. Karapatang magkaroon ng sapat na pagkain, damit at tirahan. Karapatang magkaroon ng malusog at aktibong katawan. Karapatang maturuan ng mabuting asal at kaugalian. Karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa kahit anumang panganib, sakit o anumang bagay na makakasakit. Karapatang manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan. Karapatang makapagpahayag ng sariling pananaw. At karapatang mapaunlad ang kasanayan. Subukin nga natin sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Ipakita mo ang iyong kasiyahan sa pagkakaroon ng karapatan. Gumuhit ng masayang muka sa bilog at kulayan ito ng paborito mong kulay. Pagkatapos, kumpletuhin ang pangungusap sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ako ay blank dahil ako ay may mga blank na tinatamasa. Bibigyan kita ng 20 segundo para tapusin ang muka. Natapos mo na ba? Sagutan mo ito. Ako ay blank dahil ako ay may mga blank na tinatamasa. At itandaan, bawat bata ay may mga karapatan na dapat tamasahin. Ang kanyang pamilya ay may tungkuling ibigay sa kanila ang mga karapatang ito. Gawin sa pagkatuto bilang 4. Isulat sa loob ng puso ang bilang ng mga karapatang masaya mong tinatamasa. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Nakapag-aaral. Number 2. Ikaw ba ay nakapaglalaro? Number 3. May magulang o kamag-anak. Number 4. Nakakakain ng masustansyang pagkain. Number 5, mayroong mabait at papagmahal na magulang at mga kapatid. Number 6, nakapagsusuot ng maayos na damit. Number 7,
mayroong nag-aalaga at gumagabay. Bibigyan kita ng 15 segundo para isulat ang sagot sa loob ng puso. Magaling! Subukin pa natin ang iyong kaalaman sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Isusulat mo kung ang mga gawain tinutukoy ba ay madalas, minsan, o hindi mo ginagawa. Number 1. Tinutulungan ko ang aking nanay at tatay sa mga gawaing bahay. Dalas, minsan, hindi. Number 2. Nag-aaral ako ng mabuti. Madalas, minsan, hindi. Number 3. Magalang ako sumasagot sa mga nakatatanda sa akin. Madalas, minsan, o hindi. Number 4. Kumakain ako ng prutas at gulay. Madalas, minsan, o hindi. Number 5. Inaalagaan ko ang mga gawa, gamit at laruang ibinibigay sa akin. Madalas, minsan, o hindi. Number 6. Ako ay matipid sa paggamit ng tubig kuryente sa aming bahay. Madalas, minsan, o hindi. Number 7. Mabait ako sa aking mga kalaro. Madalas, minsan, hindi. Number 8. Iginagalang ko ang aking mga kapatid. Madalas, minsan, hindi. Okay. Ating supukin kung talaga naintindihan nyo ang ating napag-aralan. Mula sa gawain sa pagkatuto bilang 2, tukuyin ang karapatang tinatamasa ng bata sa bawat pangusap. Piliin na ang titik ng tamang sagot. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Muli ay bibigyan ko kayo ng 15 segundo upang sagutin ang bawat bilang. Number 1. Tinulungan ni Nanay Cora si Ella sa pagsagot ng kanyang module. A. Ito ba ay karapatang makapaglaro? Maprotektahan? C. Magpahayag ng sariling pananaw? D. Umunlad? E. Makapag-aral? Number 2. Masayang nakapaglaro si Anton sa kanyang mga kaibigan. Ito ba ay karapatang A. makapaglaro? B. maprotektahan? C. magpahayag ng sariling pananaw? D. umunlad? E. makapag-aral? Number 3. Kinabayan ni Kuya Harold si Ana sa pagtawid sa kalsada. Ito ba ay karapatang makapaglaro? B. maprotektahan? C. magpahayag ng sariling pananaw? D. umunlad?
i makapag-aral. Number 4. Tinuruan ni Lola Imang si Peter kung paano mag-ipon. Ito ba ay karapatang A, makapaglaro, B, maprotektahan, C, magpahayag ng sariling pananaw, D, umunlad, E, makapag-aral. Number 5. Sinabi ni Claire na mas gusto niya ang gatas kaysa sa kape. Ito ba ay karapatang A, makapaglaro, B, maprotektahan, C, magpahayag ng sariling pananaw, D, umunlad, E, makapag-aral. Sige nga, tingnan natin kung talaga naiintindihan nyo ang ating pinag-aralan ngayong araw na to. Subukan nating wastuhin ang inyong mga sagot. Number 1. Tinulungan ni Nanay Cora si Ella sa pagsagot ng kanyang module. Tama. Letter E. Karapatang makapag-aral. Number 2. Masayang nakapaglaro si Anton sa kanyang mga kaibigan. Ano kayang karapatan ito? Tama. Letter A. Makapaglaro. Number 3. Inabayan ni Kuya Harold si Anna sa pagtawid sa kalsada. Ano kayang karapatan ito? Letter B. Maprotektahan. Number 4. Tinuruan ni Lola Imang si Peter kung paano mag-ipon. Ano kayang karapatan ito? Letter D. Karapatang umunlad. At number 5. Sinabi ni Claire na mas gusto niya ang gatas kaysa sa kape. Ano kayang karapatan ito? Letter C. Magpahayag ng sariling pananaw. Sana ang karamihan sa inyo ay nakakuha ng tamang sagot. Para sa inyong takdang aralin, sa tulong ng iyong magulang o tagagabay, kumopi na larawan ng isang karapatan na masaya mong tinatamasa ngayon. Gawin mo ito sa iyong sagutang papel. Laging isaisip at tandaan. Stay home o manatili sa tahanan. Wear your mask. Magsuot ng mask. Don't touch your face. Huwag hawakan ang iyong mukha. Wash your hands. Gwaliing maghugas ng kamay. Sanitize. Ugaliing linising mabuti ang kamay sa pamamagitan ng alcohol at hand sanitizer. Stay healthy, helpful, and calm. Dapat po tayo ay malusog, matulungin, at masaya't mapayapa. Always pray. Lagi tayo magdasal. Have a good week!